Magandang gabi po muli mga kaibigan. Tayo po ay nagbabalik at ngayon po ay special na araw sapagkat ginugunit po nating lahat dito ang sambayan ng Pilipino sa buong mundo ang ika-126 na anibersaryo ng pagkamatay ng ating pong national hero, pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, mga kaibigan. So, dahil sa pagkakataong ito, minarapat natin na halungkatin natin yung ating baol, ano, sapagkat nitong mga nakaraang taon, I think this was 2 years, kung hindi ako nagkakamali, ano, meron tayong naging kakilala at madalas na kausap sa loob po ng Department of Foreign Affairs. Siya po ay isang batang-batang diplomat at ang pangalan po niya ay si Jeronimo Suligvin. Ano. Siya po ay Knight Commander ng Rizal at siya po ay kumuha ng kursong postgraduate sa Historical at Diplomatic Studies sa Oxford University. Siya ay kasalukuyang umuukupa po ng isang sensitibong posisyon sa loob po ng DFA. Ano. At madalas ay nagpapalitan kami ng mga kuro-kuro o sulat, mga kaibigan. At minsan po ay pagkagaling niya po sa Oxford, ako po ay pinadala niya ng bahagi ng kanyang research. Marami po siyang research na ginagawa tungkol sa ating mga kasaysayan. At isa sa mga tampok na mga research niya ay tungkol po kay Jose Rizal. Ano. At tama-tama, nung ibinigay niya sa atin ito, mga kaibigan, ay siyang kasalukuyang rumaragasa po ang pandemya sa buong mundo. Kasama na po dito sa ating bansa. At napakaganda nung kanyang naging tema sapagkat ito po ay nagkataon nakatema sa pandemya na kung saan si Gat Jose Rizal nung siya po ay nasa Europe, siya po ay inabot ng isang matinding pandemya sa gitna ng kanyang pagtigil sa Europe. Po. So bilang panimula, ito po yung nangyari noong 1890, mga kaibigan, nung si Jose Rizal ay dumating mula sa London, pumunta siya ng Paris noong ika-18 ng Enero. Pagkatapos na gumugol ng ilang araw doon mula sa Paris, mga dalawang linggo ito, nung dumating siya ng ika-6 ng Enero pala upang maghanap ng mga libro doon sa library roon. At that time, kung hindi ako nagkakamali doon sa nabasa ko doon sa research niya, si Jose Rizal at that time was only 28 years old. 28 taong gulang lamang. Ano? At nung mga panahon na yun ay kalalathala pa lang ng, ni Rizal ng kanyang mga anotasyon sa isang libro na ang title po ay Sucesos de las Islas Filipinas na sinulat po ni Antonio de Morga noong mga panahon na yon nang ang Paris tulad ng London ay dumaranas po ng epidemyang ang tawag ay influenza na nagdudulot ng malawakang pinsala at pagkamatay sa Europa, mga kaibigan. Para sariwain ang ating pinag-aralan noong high school, mga kaibigan, para lang sa i-refresh yung ating mga kaisipan. Ano? Si Antonio Morga po ay isang sundalong mananakop na Kastila na nagsulat nga nitong librong Sucesos de las Islas Filipinas. At ito pong sinulat niyang libro ay punong-puno po ng mga kaibigan ng kasinungalingan, kabaligtaran sa tunay na kasaysayan ng Pilipinas. At maging yung mga kaugalian natin ng mga tao dito bago pa dumating ang mga Kastila, mga kaibigan. Kaya kinakailangan po ni Rizal na yung annotation ng ibig puso, kinakailangan ni Rizal na gumawa ng mga annotasyon sa libro ni Morga upang ang layunin ay pasubalian at itama ang mga peking pinagsusulat nito, mga kaibigan. Sa panahon natin, ang tawag dito, revisionist. Hindi po ba? Parang sounds familiar. Ano po ba? Anong tingin niyo? So, magbalik tanong tayo sa dinatnan ni Rizal sa Europe noong 1889 hanggang 1890, no, mga kaibigan.
Yung epidemya ng trangkaso noong 1889 up to 1890 ay ang pinakamalaking epidemya na tumama sa 19 na siglo sa Europa. Ito po raw ay nagmula sa silangan noong Nobyembre at tumama ito sa kanila noong Nobyembre at Disyembre ng 1889. Naging malaking atensyon po itong pandemya na ito, mga kaibigan. Naglaman siya ng mga headlines, ng mga pahayagan, at ang main focus ng mga dyaryong ito ay ang mga nangyayari o kaganapan sa lungsod ng Paris at London na nagkataon kung saan si Rizal ay naroon noong mga panahon na yon. So, ipinahihiwatig po ng mga ulat ng kasaysayan na ang trangkaso ay umabot sa Paris, kagaya ng sinabi ko kanina, noong Nobyembre at Disyembre ng 1889, nang si Rizal ay abalang naghahanda ng paglilimbag ng kanyang anotasyon. So, lumabas ito sa yung istorya sa pandemya, lumabas yan sa pahayagan ng ang tawag, mga sikat na pahayagan to sa France, ano ang tawag? Paris na Le Matin. Ito yung isang dyaryo, no? Le Matin. At yung isa naman, Le Temps. O La Temps, siguro ang pronunciation yata nila dyan. Sikat sa mga panahon na yun yung mga dyaryo na yan. Ang kanilang headline, trangkaso, yan ang main na issue na tinatalakay nila araw-araw sa kanilang pahayagan. Halos 2 buwan, yan ang laman ng dyaryo, mga kaibigan. Dito naman sa atin, naging laman yan ng dyaryo sa buong mundo ng halos 3 taon hanggang ngayon ay marami pa rin lugar, kagaya ng China, na hindi pa nakakaganap, na nakakabawi dito sa pandemyang ito. Ano? Ayon sa mga pahayagan noong panahon na yun, mga kaibigan, noong panahon na si Rizal ay nandun po sa Paris at London, ito po raw pandemya ay isang mahiwagang sakit na lumitaw umano sa kalagitnaan ng Disyembre sa iba't ibang mga galing ito sa iba't ibang mga katulong sa tindahan ng kilalang Parisian store sa Louvre, sa Kapitolyo ng Paris, doon po sa Grand Magasin de Louvre. Mga 1.5 kilometro ang layo mula sa tinitirhan ni Rizal sa ito, pati yung address ng tinira ni Rizal, nakuha pa nito eh. 45 Rue de Maubuge, yun ang pronunciation nila, pinakikinggan ko kanina. Pagsapit po ng Linggo ng Kapaskuhan, mga kaibigan, at po ay December 1889, ang epidemya ng trangkaso ay lalong naging mas seryoso. Ibig sabihin, kadalasan po yung sakit na influenza ay natatapos daw po sa pulmonya. At ang mga ospital ay hindi na kayang tumanggap ng napakalaking bilang ng mga pasyente. Parang dito rin, mga kaibigan, ano, itong COVID-19. Parang nararamdaman din natin yung kanilang sitwasyon during that time. In fact, dun sa kanilang karanasan nung Disyembre na yon, mahigit 200 pang tao ang namatay sa Paris pa lang, ha? Noong Linggo na yon, noong Christmas week na yon, ano? Kumpara sa naunang linggo o a week before that, mas dumami pa ng 200 katao ang namatay. Ibig sabihin, talagang seryoso ang paghagupit ng pandemya ng influenza noong panahon na yon. Pero maituturing na, ayon dito kay sa nagsulat na researcher, ano? Maituturing daw na maswerte ang mga kopya ng morga annotations na ginawa ni Rizal dahil ito ay lumabas noong 23 ng Disyembre. O, inilarawan ng ating researcher na ang daan patungo sa naglimbag ng kanyang annotation, ibig sabihin yun pong publishing office, ang tawag doon ay ang Libreria de Garnier Hermanos, na ang address po ay malapit daw po dun sa Louvre. So, direktang nadadaanan yung Louvre kapag punta ka rito. So, pinagpala si Rizal, mga kaibigan, dahil mantakin ninyo, nakaiwas si Rizal na ma-expose sa pandemya dahil
nung lumabas nga yung nung nailimbag na yung libro niya ay doon pa lang nagsisimulang lumabas itong pandemya, no? At saka, mga kaibigan, kaya talagang maswerte itong ating bayani. Isipin niyo bang nakaiwas talaga si Rizal na ma-expose sa pandemya dahil yung permit niya para pumunta doon sa National Library or yung tinatawag nilang Bibliothèque Nationale, National Library ng France, na matatagpuan sa paligid ng mga tindahan sa lugar ng Louvre din, ay nag-expire din po nung mga petsa bago magpasko. So talagang doble-doble ang swerte ni Rizal. Nakaiwas siya sa pandemya, nakaiwas siya sa hawa na makukuha niya. No? So, nung bumalik si Rizal mula sa London nung Enero, mga kaibigan, siya namang pagbaba ng kaso ng epidemya sa Paris. Ito, ang katibayan dito, ay ito ay nabanggit din sa mga pahayagan sa Pransya. Sa makatwid, si Rizal ay naligtas at hindi nagkaroon ng lagnat o anumang karamdaman sa London man o sa Paris, mga kaibigan. So, ganito. Mga panahon na yon, mga January ito, ito may date na binanggit, January 20, 1890. Sumulat si Rizal sa kanyang kaibigan. Meron siyang kaibigan, ang pangalan po, Ferdinand Blumentritt. Siguro naman, pamilyar tayong lahat ng mga Pilipino sa pangalang yan sapagkat napakaraming kalye na pinangalan dito pa kay Ferdinand Blumentritt. Kung inyong matatandaan, maraming sulat na palitan itong si Rizal at si Ferdinand Blumentritt habang sila ay matalik na magkaibigan, mga kaibigan. So, ang nangyari dyan, ito pong si Blumentritt pala, mga kaibigan, ay isang Czech national pero Czech-born, ibig sabihin pinanganak sa Czechoslovakia at that time, ngayon ay Czech Republic, subalit siya ay namuhay sa Austria bilang isang kilalang elite na intelektual ano, sa Europe. So, yung sulat ni Rizal noong Enero 1890, sinabi niya dun sa panimula ng kanyang sulat, siya ay nagpapasalamat daw po sa ating Panginoong Diyos dahil kailangan lang niyang tiisin ang ilang minutong pananakit ng ulo. Aba, merong admission dito kay Rizal na hindi nga siya nilagnat, hindi siya nagkaroon ng ibang nararamdaman, kundi sumakit din ang ulo niya. Parang typical ito ng mga naramdaman natin sa COVID-19. Ano po? May pananakit ng ulo, mayroong pagbabara ng ilong, may pangatin ng lalamunan. But itong kay Rizal, isa lang ang dumapo sa kanya. Sumakit daw ng bahagya yung kanyang ilang minuto ang kanyang ulo. So pinawatig din ni Rizal dun sa sulat niya na kung siya ay dinapuan daw ng sakit, mga kaibigan, ito anya ay magbibigay daan sa kanyang mga kaaway para magsaya. Ibig sabihin, pag nabalitaan nilang si Rizal ay may sakit, mga kaibigan, baka magpapiesta itong mga ito. Pero hindi nga siya nagkamali. Alam niyo ba, mga kaibigan? Anya, ayon kay Rizal, isang okasyon para sabihin buong galak na ito ay parusa ng Diyos. Yan daw ang sasabihin ng mga kalaban niya. Kaya ka nagkasakit dahil ikaw ha, parusa ng Diyos sa iyo yan. Habang tuwan-tuwa sila, no? Sinasabi, parusa ng Diyos sa iyo yan dahil sa iyong pag-atake sa mga praile at ang bahang Katoliko. Alam niyo naman yon, mga kaibigan. Yun ang nilalaman. Malinaw na nilalarawan ni Rizal sa kanyang mga, yung pagbatikos sa mga praile sa simbahan, sa kanyang nobelang Noli Me Tangere at sa iba pang mga sinulat niya, mga kaibigan. So, inihayag din ni Rizal dun sa kanyang sulat niya kay Blumentritt na kung paano niya tatawanan lang daw niya ang mga nag-aakusa sa kanya. Dahil anya, ayon kay Rizal, ito ay mga paratang, itong mga paratang na ito ay isang kalapastanganan lamang o disrespect sa kanya. So, dun sa liham niya, dinagdag niya pa na binigyan pansin ni Rizal ang pag-uusap nila nitong si Pardo de Tavera at ang Hesuitang pare na si Father Federico Faura.
Kung kayo'y pamilyar, mga kaibigan, si Padre Faura ay dating direktor ng Observatorio Meteorologico de Manila, o sa Ingles, Manila Observatory. Alam nyo, ang tanggapan pala nitong Manila Observatory na to noong mga panahon na yon ay matatagpuan dyan po sa Padre Faura Street ngayon. Alam nyo kung saan yung eksaktong lugar? Doon po sa Robinson's Place sa may Padre Faura, Malate, Manila. Eh, madalas po ako magpunta dyan, maging si Kapersi po ay meron po may pinakapaboritong coffee shop dyan sa mall na yan. Ano? Kaya ito'y pamilyar na pamilyar kami dyan sa lugar na yan. So sa kanyang sulat, sabi ni Rizal kay Blooming Treat na na si Padre Faura ay napasigaw daw. Napasigaw sa tuwa ng mabalitaan nito na si Rizal ay medyo may sakit pa lang, mga kaibigan. Ibig niyo sabihin, medyo may sakit pa lang si Rizal, mga kaibigan. Sumakit lang ng bahagya ang ulo. Ay, nagpiesta na po o nagsisisigaw itong paring si Padre Faura. So, ganito daw ang pagkakasabi ng pare ano, sa kinu-quote Rizal. Ang isang taong katulad niya, anya, ay kailangang mamatay. Yan daw po ang sabi ng pare, mga kaibigan. Talagang malaki ang galit ng mga pare kay Rizal. So, inamin ni Rizal na hindi maganda para sa isang Hesuita, sabi niya, na magsalita ng ganong katarantaduhan, mga kaibigan. Ngunit ipinaiwatig din ng ating bayani ang posibleng dahilan kung bakit yon ang nais mangyari sa kanya ng padre. Eh, yun na nga, dahil si Rizal talagang matinding kritiko. Panay ang batikos sa mga pare, sa gawain ng mga tiwaling gawain ng mga pare at maging ng simbahang katoliko sa kabuuan, mga kaibigan, ng panahon na yun. Ano? So, sinabi ni Rizal na nakausap niya rin pala itong si Padre Paura sa huling pagkakataon na siya ay nasa Maynila. Ito yata yung bago siya tumungo ng Europe. Ano? Sapagkat kung nangyari ito noong 1890, mga kaibigan, ay ilang years na lang mamamatay na si Rizal. Eh. Kaya, so, bago siya pumunta ng Europe, nagkausap sila. Sabi ni Rizal, sa kanilang pag-uusap, ay pinarating sa kanya nung pare yung kanyang displeasure kay Rizal, yung galit niya kay Rizal, hindi kontento siya kay Rizal dahil sa mga sinusulat ni Rizal anya sa Noli. Inaamin ng pare na ang sinusulat ni Rizal sa Noli ay ang katotohanan, mga kaibigan. Pero tinawag niya itong mapait na katotohanan at malungkot na kalagayan ng panahon. So, admitted naman pala sila na mapait na katotohanan yung sinasabi ni Rizal. Pero, sa ganang mga praile, ito'y paglabag sa batas ng mga panahon na yan, mga kaibigan. Sabi nitong Padre Paura sa kanya, wala naman anya bago dyan sa sinulat mo, iho. Sabi sa kanyang ganon. Ito'y tinatranslate ko na lang in our own style ng lingwahe, mga kaibigan. Ano? So, at sa pagsusulat daw ng katotohanan, sabi ng praile, parurusahan anya ng Diyos si Rizal, mga kaibigan. Parurusahan siya ng kamatayan. Yun ang sinabi ni Padre Paura sa kanya, mga kaibigan. Ang magiging kapalaran daw nitong ating bayani ay katulad ng pagkakatena ni Zeus kay Prometheus sa isang bato dahil sa pagbibigay nito sa mga tao ng regalong apoy. Alam niyo po ba, ito ay Greek mythology ito. Si Zeus at saka si Prometheus. Hango po yan dun sa Greek mythology na nung pinarusahan ni Zeus, si Zeus po ang tinaguri ang Diyos ng kalangitan. Pinarusahan niya si Prometheus, isang matipunong nilalang ng mga panahon ng Greek mythology, bilang parusa sa pagtulong nito sa sangkatauhan. So, para nilalarawan niya parang si Rizal yun, no, mga kaibigan. So,
Sa paggunita natin ng kasaysayan ni Rizal sa Europa noong pandemya, dapat magpasalamat pa nga tayo. Magpasalamat ang bansang Pilipino. Yan ang sinasabi ng researcher, mga kaibigan. Dapat na niya, magpasalamat nga tayo kay Rizal, sabi niya, na hindi siya namatay sa epidemya ng trangkaso noong 1889 hanggang 1990. Kung hindi, baka nga naman hindi siya naging ganap na isang bayani, mga kaibigan. Ano? So, higit pa rito, dinagdag nitong si nitong ating researcher na si Ginoong Suligin, dapat din daw magpasalamat ang bansa na hindi naging hadlang ang epidemya ng trangkaso sa layunin ng noon ay batang-bata pa na si Jose Rizal. Oo nga naman, ano? Gaya nung sinabi ko, eh, kung namatay siya, hindi siya naging ganap na isang bayani. So, sa panahong may banta, anya, sabi nitong sumulat, sa panahong may banta ng kamatayan dahil sa pandemya sa Paris, mas pinili pa nga naman ni Rizal na maging abala sa pagsusulat para sa La Solidaridad ng kanyang mga essay o sanaysay na ang titulo ay Filipinas Dentro de Cien Años at ang tulang Las Flores de Heidelberg na parehong inilithala noong Disyembre ng taong iyon. Sinikap niyang magpadala, binabanggit dito ni Mr. Suligin ay si Rizal pa rin, ano? Sinikap anya ni Rizal na magpadala ng kopya ng kanyang mga anotasyon kay Mariano Ponce sa Barcelona. Ibig sabihin, despite na laganap ang pandemya ng mga panahon na yun, si Rizal nagkulong dun sa kanyang kwarto na tinitiran niya sa Paris at ang ginawa niya, nagsulat. Patuloy lang ang buhay kay Rizal, nagtatrabaho siya para paglingkuran yung kanyang inang bayan. Yun nga, pinagdiinan nitong writer para kay Rizal umano. May epidemya man o wala, tuloy pa din ang serbisyo gaya ng dati, sabi nung sumulat. Ano? At ang ipinakita umano ni Rizal na dedikasyon at kapasyahan na lumaban ng buong lakas sa gitna ng paghihirap at pagluha sa kanyang bansa, saan man, kailanman, at anuman ang kanyang kalagayan, ay ang siyang dahilan kung bakit mahalaga pa rin ang ating pambansang bayani magpahanggang ngayon. Ibig sabihin, yung ipinakitang dedikasyon ni Rizal upang labanan ang panunupil dito sa ating bansa ay pinanindigan niya. Kaya naman mahal na mahal po ng sambayan ng Pilipino si Jose Rizal bilang ating national hero. Yun po yung gist nung sinulat na research itong si Ginoong Suligin. Ano? Sabi niya pa, hindi nag-atubili si Rizal na labanan ang katunggali na nagtatago sa likod ng huwad na reliyon. Hindi ba si Kibuloy ito? Hindi naman siguro. So, ang batang si Rizal, anya, ay nangahas na magsalita ng katotohanan laban sa makapangyarihan at pinagbayaran niya ito ng kanyang sariling buhay, mga kaibigan. So, mas pinili niya ang katotohanan kesa sa kanyang katanyagan, mga kaibigan. Talagang nanindigan itong si Rizal hanggang sa huling sandali. So, si Rizal ay meron din naman siyang mga hopes and wishes for us Filipinos. Ang tanging hiling niya sa ating lahat ay isakripisyo ng kanyang mga kababayan ang kanilang mga hilig sa luho o mga sa lingwahe natin, mga kaeklatan, mga sosyalan, kung tatawagin natin 'yan sa pangkasalukuyang lingwahe, no. Iwanan na raw natin 'yan. Imbes, sabi ni Rizal, dapat hanapin natin lahat ang ating kapakanan at dapat kalagyan bilang malayang tao, bilang mga Pilipino. Yan po ang habilin ni Dr. Jose Rizal. Kaya tayo po ay talagang nagpupugay kaya sa ating pambansang bayani sa lahat ng ginawa niyang sa sakripisyo ng mga panahon na yon para lang makita niyang malaya
ang kanyang bayang sinilangan.